Hi mga pamangkin! This is Tito Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tito Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Michael! Michael, taga saan si Michael? Taga? Pero mo na-update po, ma'am. 29 po, ma'am. 29. O sige, diretsahan na to. Wala nang paligoy-ligoy. Anong problema mo? Bakit ka napatawag dito sa Dear Tita Kim? Kasi, ma'am, ako, hiniwala yung asawa ng asawa ko, ma'am. Okay. Ba't hiniwala yung ka ng asawa mo? Ilang taon na ba kayong mag-asawa? Mga 8 years na rin po. 8 years na? Ilan ang anak ninyo? 3, ma'am. 3? Bakit ka hiniwala yan ng asawa mo? Kasi, ma'am, nakulong din kasama mo, may mga 7 months. Na ano ka? Nakulong po ako ng 7 months, ma'am. Nakulong ka ng 7 months, kaya kayo niwalayan ng asawa mo. If you don't mind, ha, okay lang na hindi mo i-share. What is the reason? O ayaw mo i-share? Okay lang naman kung ayaw mo i-share. Ano po, ma'am? Nag-chato, ma'am. Ah, okay. Ano yung rason? Bakit parang nakulong ka for 7 months? If you don't mind, if you just want to share. Dahil sa ano, ma'am, may kaso po kasi sa drugs, ma'am. Okay. So ngayon ba, ikaw ba ay talagang nasa... Nagtatrabaho po ako ngayon. Ano yun? Nagtatrabaho po ako ngayon. Nagtatrabaho ka ngayon at kumbaga hindi mo na ginagawa yung mga dating pagkakamali mo, tama ba? Opo, ma'am. Okay, so ibig sabihin nagbago ka na talaga, kuya? Yes, ma'am. Talaga ba? Talaga, ma'am. Okay, so ngayon hindi ka na binabalikan ng asawa mo. Bakit daw? Kasi, ma'am, pag ano dun, pagpunta ko dun sa kanila, meron siyang meron siyang kasama, tsaka buntis na daw siya, ma'am. Ha? So, ibig sabihin, nung 7 months na nakulong ka, yung asawa mo, nagpabuntis sa iba? Ganon? Parang ganon, opo. Kasi may mga 3 months na po ata siyang buntis, ma'am. 3 months na siyang buntis. So, ibig sabihin, kung 7 months kang nakulong, 3 months na siyang buntis, ibig sabihin, mga 4 months. Ha? Ang bilis naman naman ang pangyayari. Ano ba yan? O sige, so Kuya Michael, bakit naman daw nagawa ng asawa mo yon? Bakit naman siya nagpabuntis sa iba? Nasamantala ang hirap ng pinagdadaanan mo ng mga time na yon. Ayun nga, hindi ko din po alam kaya napatawag po. Kinausap mo na ba siya? Tinanong mo na ba siya kung bakit ganon? Hindi na siya, ma'am. Nakatingin lang siya sa akin, ma'am. Pero ngayon, hindi na kayo magkasama sa isang bubong. Hindi na po. Magkahiwalay na talaga kayo, ganon. Opo. Sige, kalokohan po siya. Okay, so ngayon, anong gusto mong itanong sa akin? Hindi ka ng mga advice kung ano bang dapat ko pang gawin. Ano ang dapat mong gawin na? Sa mga sa mga anak namin, mga ganon. Okay. Alam mo, Kuya Michael, pero? Hindi na para din bumalik sa kanya. Kasi sakit man pag bilabas ko. Ganun na lang nalaman ko Oo nga. Diba 7 months ka lang nakulong? Oo. 7 months ka lang nakulong, tapos paglabas mo, buntis na yung asawa mo sa iyo. Kakaloka naman yarn. O tapos, ngayon, ayaw mo na rin talaga. Kumbaga, hindi mo na ginagawang option na balikan siya kasi medyo complicated na, nabuntis na siya ng iba. So, anong gusto mo mangyari ngayon? Opo. Anong gusto mong mangyari ngayon? Hingi ako sa'yo, ma'am, na kung ano bang dapat ko bang gawin, ma'am. Alam mo, Kuya Michael, nalulungkot naman ako sa pinagdaanan mo, pero hindi ko sinasabing nalulungkot ako na wala ka ng pag-asa. Ang laki pa ng pag-asa. Siguro talagang nangyari lang yung mga bagay-bagay na to para i-lead us dun sa mga better doors na pwede nating puntahan. Ikaw na rin naman nagsabi na ayaw mo na ipaglaban yung relasyon ninyo, so I respect that. Ayaw ko naman ang ipilit yan sa inyo. Diba? Kung ayaw nyo nang lumaban at ayaw na rin naman lumaban ng partner ninyo, bakit ko pa kayo isi-settle? Bakit ko pa kayo ipagbabalikan, diba? Kung ayaw nyo naman na sa isa't isa at ayaw nyo na ipagpatuloy ang relasyon, irerespeto natin yon. Pero ito, gusto ko lang maging aral sa ating lahat. Alam ninyo,
pag nakulong yung isang tao, ako ay believe, ah, hindi lahat ng nasa kulungan ay masasamang tao o talagang gumawa ng kalokohan. Sila ay nandoon sa kulungan kasi nahuli sila. Pero hindi ibig sabihin na ikaw, you don't deserve to be in the jail. Diba, kumbaga, minsan kasi napaka-judgmental natin sa mga tao na kapag nakulong yung isang tao, ay wala nang future yan, ay masamang tao yan, huwag tayong didikit sa kanya. No. Diba, huwag ganun. Tanggalin natin yung stigma na ganun na kapag nakulong yung isang tao, wala na yan, masamang tao na yan. Hindi ganun eh. Dapat binibigyan natin ng hope, ng pag-asa yung bawat tao. Kasi kahit tayo rin naman, nagkakamali tayo sa buhay natin. Maybe hindi kasing bigat ng ginawa nila, pero hindi ibig sabihin na perfecto tayo para i-judge sila. Pangalawa, kapag yung partner ninyo sa buhay ay dumadaan sa isang mabigat na pagsubok, kapag nakulong siya o nagkasakit siya, yun yung mga oras na dapat nandun tayo sa tabi niya. Kasi partner natin siya. Mahal natin siya. Anong pawang yung mga pagkukulang at pagkakamali? Ito yung panahon na dapat mas minamahal natin ang isa't isa. Hindi ito yung panahon na nagpapabuntis sa iba. Diba? Nakakaya, nakakaloka, diba si ate mo, girl? Si ate mo, girl, kung nasa saan ka man ngayon, yung asawa mo nakulong. Kung may pagkakamali man yung asawa mo, hindi ibig sabihin mo na magpapabuntis ka sa iba. Kasi anong ginawa mo? Dinagdagan mo lang ng another kasalanan yung kasalanan, kaguluhan ng kaguluhan. Diba? So mas naging complicated ang buhay. Ang saklap lang nun na nakulong ka na nga for 7 months, hindi mo nakasama yung family mo, tapos nandun pa yung kahihiyan, nandun yung pinagdadaanan mo, tapos paglabas mo, yung pamilya na inaasahan mo sa salubong sa'yo, eh wala na. Diba? So kung may partner man kayo ngayon na may pinagdadaanan, nakulong man or kung ano man ang pinagdadaanan, huwag niyong iwan kasi yan yung time na dapat iparamdam niyo sa isa't isa yung pagmamahalan at yung pakikisama, yung pagmamahal, yung pag-iibigan, yung pagiging united sa isa't isa, yan yung time na mas pinakakinakailangan kayo. So para sa iyo, Kuya Michael, siguro there is no better option right now than to move on and move forward in your life. Diba, hindi lang mag-move on, pero mag-move forward. Nandyan pa rin naman yung pamilya mo, nandyan pa rin naman yung mga anak mo. Meron kasi tayong tinatawag na pagmamahal from a distance. And hindi ibig sabihin no na hindi na yun satisfying. Minsan may mga pagmamahal na hindi natin kinakailangang nasa isang bubong tayo. Kasi may pinili ng iba yung partner natin. Pero pwede pa rin natin silang mahalin from a distance. And I just want to encourage you, Kuya Michael, anuman ang pinagdaanan mo in the past, that is already in the past. It doesn't define you. Ibig sabihin, kung anuman ang pinagdaanan mo, nakulong ka man before, hindi ibig sabihin nun, eh ganun ka na at wala ng pag-asa yung buhay mo. Kaya ka nakalaya ngayon kasi binibigyan ka ng panibagong pag-asa at binibigyan ka na ng panibagong buhay para ayusin ang buhay mo and maybe one day makakita ka at makasama ng isang tao na tatanggapin ka kung sino ka at sasamahan ka sa hirap at ginhawa. So sinasabihan kita ngayon to move on and move forward, but I don't want you to lose hope. I want you to believe in yourself na kaya mo yan, kaya mong magbago. Kahit pa yung mga taong inaasahan mong maniwala sa'yo ay wala na dyan para maniwala at kapitan mo. Kayanin mo kasi kayang-kaya mo. Knowing na binigyan ka pa ng another day to live means you have another chance to make your life better. Alright, Kuya Michael. Okay, ma'am. Salamat po, ma'am. Okay. Bigat mong nararamdaman ko, ma'am. Nawala naman dahil sa mga sinabi mo, ma'am. Yes. Nakapagis po ako ng maayos. Hopefully, nakatulong ito. At alam kong matatag kang tao. Laban lang ng laban. Make your life better. Yun lang naman eh. Don't lose hope. Hindi ibig sabihin masama kang tao at wala ng pag-asa. May mas magandang bukas na naghihintay sa'yo. Alright, maraming salamat Kuya Michael. Thank you so much. Grabe, 'di ba? O 'di ba? Nakakaloka, alam niyo, ang hirap ng ganun, no, yung ang lalim ng pinagdaanan mo, tapos at the end of the day, nung nalampasan mo na yung pinagdadaanan mo na 'yon, yung gusto mo nang makasama yung taong mahal mo sa buhay, biglang wala na sila. 'Di ba? Ay, ang sakit mga beshi. 'Di ba? Nasaktan ako para kay Kuya Michael kasi ewan ko lang sa inyo ah. Ako kasi naranasan ko na pumasok ng jail. Hindi ako nakulong. Hindi naman ako nakulong, hindi pa naman, Charis. Hindi naman ako nakulong, pero
sometimes we do missions inside the jail. So, kapag nandoon ako, talagang teary-eyed ako pag nakikita ko yung mga tao. Kasi niniwala ko na hindi lahat ng nandoon sa kulungan, talagang nagkasala. Yung iba na-trap lang. Yung iba, ang tawag dito, sila lang talaga yung pinoint, sila lang yung pinagkaisahan. Pero hindi naman talagang may nagkasala sila. At kung nagkasala man sila, napakalungkot na pinagdadaanan nila. So I think us, yung role natin ng mga nasa labas is to be welcoming to them at ipakita natin na may pag-asa pa sila. At kung kayo nga, ay katulad ng sinasabi ko kanina, kayo yung pamilya, kayo yung partner, at yung may pinagdadaanan yung partner ninyo, wag naman yung dumagdag pa tayo sa pinagdadaanan. Dapat maging encouragement tayo sa kanila. Kaya nga sinasabing in sickness and in health, for ano na nga yun, sabi nila, in richer and in poorer, diba? In sickness and in health, till death do us part. Ganun ang pagmamahalan dapat. Ganun dapat ang mag-partner. Ganun dapat even mag-jowa, diba? Dapat magkasama kayo sa hirap at ginhawa. Hindi yung sa ginhawa lang kayo magkasama. Pagdating ng hirap, nagpabuntis ka na sa iba. Kakaloka. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.